Maraming salamat, Majority Floor Leader, Mr. Senate President. Mr. President, mga kaibigan, karangalan ko po ngayon na pag-usapan ang isang bagay na nakakapagabag sa maraming pamilyang Pilipino, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Nalulunod na po ang mga mahihirap nating mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Nung kami po ay bumisita sa mga mahihirap na komunidad at kinausap ang ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga hinaing, ang una po lagi nilang naibabanggit ay ang presyo. Ito po ang ilan sa mga sinasabi po nila. Grabe na nga ang hirap at gutom dati, mas grabe pa ngayon. Sana po kami pupulutin. Mababa ang kita, mataas ang presyo, matindi ang aming pangamba. Dalawang beses na lang po kami kumakain kada araw. Yung mga may kaya, akayanin po ang pagtaas ng presyo, pero kami pong mahihirap, hindi po namin ito kaya. Nahihirapan po ang ating mga kababayan, lalo na po ang mga nasa laylayan. Kahapon lang po, tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. In the past months, makikita po natin ang pagtaas ng presyo ng gasoline, diesel at kerosene. Sa Robinson Supermarket, ang Ligo Sardine Smoke na 14 pesos noong Desembre, 16.25 na po ngayon. At yung mga nanay na nakausap ko po sa bagong silang, hindi na po nakapagtatang, kaya napapamura na lang sa presyo ng tang. Dati po, 9 pesos 10 centavos per sachet, ngayong Mayo, malapit na po sa 17 pesos sa grocery. Tumataas din po ang presyo ng kuryente, ang presyo po ng bigas, at humihingi ng fare hike ang mga jeepney drivers at operators, pati na rin po ang LRT. Kaya naman po, napakarami na ang umaalma. Currently, inflation is on the rise and has surpassed the expected levels for 2018. Ngayon po, nasa 4.5% na tayo at ang yearly forecast ng BSP, ginawa na pong 4.6 para po sa buong taon. Mr. President, marami po nagsasabi na hindi lang naman train ang rason sa pagtaas ng presyo. Tama naman po yun. Ngunit alin po ba sa mga rason ng pagtaas ng presyo ang kaya po natin bigyan ng solusyon at alin po dyan yung hindi po natin masosolusyonan? Sa hearing po ni Senator Gatchalian dito po sa Senado, noong nakaraang mga linggo, binigay po ng Department of Finance ang breakdown of factors of inflation. Sabi mo nila, better tobacco compliance, global prices of crude oil, devaluation of the peso, meron pong unwarranted increase of prices, at syempre po, binanggit rin po nila yung train law. Alin po sa mga ito ang wala sa ating kamay? At alin po dito yung mahahanapan po natin ng solusyon? Habang patuloy po ang debate sa mga rason sa pagtaas ng presyo, ang hinahanap naman po ng taong bayan, solusyon, hindi po dahilan. Hindi po debate, solusyon po para sa ating mga problema. Kaya mga kaibigan, kailangan po natin itong aksyonan. Unang-una po sa lahat, siguraduhin po natin ipinapatupad ang unconditional cash transfer program na nakasaad sa train law. Because of train's effect on prices, the law mandated that 10 million Filipino households would receive financial assistance worth 200 pesos per month. Tumaas na po ang presyo ng bilihin, ngunit 2.6 million families pa lang po ang nakakatanggap ng financial assistance. 2.6 million out of 10 million pa lang po ang nabibigyan ng tulong at ngayon po ay Mayo na. Noon pa man, hindi po mapangako ng DSWD na masasabay ang tulong pinansyal sa pagpataw ng excise taxes. At ito po yung naging pangunahing rason ko kung bakit po tayo tumutol sa train law. With the rapid increase in prices, Senator Gatchalian, after the hearing, suggested to increase the amount of cash transfer, and I definitely agree, and I think many of us will do so as well. This is something we must seriously look at during our budget deliberations. Ano po ang isa pang bagay na pwede po nating maaksyonan? The second thing government can do to help Filipino families is to address the high price of rice. Dahil po sa kapalpakan ng NFA na mapanatili ang 15-day buffer stock, mula 27 pesos po per kilo ng bigas noon, ngayon po higit 42 pesos na. Nung bumisita po ako sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, may nagsabi po na isang beses na lang sila nakakain bawat araw at kamote na lang ang sinasabay nila sa ulam tuwing gabi. Thanks to Senator Villar, we tackled this in the Senate and we are hopeful
that the action points coming from the Committee on Agriculture to get the price of rice under control will be prioritized. Ito pong rice tariffication na suggestion po ng Committee on Agriculture kailangan na pong mabigyan ng pansin because this is a reform that our countrymen desperately need. Pangatlo, ano po ang isa pang pwede po natin solusyon dito po sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Kailangan po natin ng mekanismo kung saan pwede natin i-roll back ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa excise taxes na pinapagal po ng trade law. The current version has a safeguard to suspend any additional imposition of excise tax if the price of crude oil reaches $80 per barrel. Ang mekanismo pong ito ay mahahanap natin sa trade law ngayon. Ngunit mga kaibigan, ang crude oil ay marami po't iba't ibang klaseng definisyon. Nandiyan po yung Brent crude oil na lumampas na po sa $80 per barrel kahapon at nagsara po sa $79.11. Brent is usually higher than the Dubai crude oil price based on MOPS or Mean of Plats Singapore, which is what the train law based their provisions on. In short, mga kaibigan, dun po sa tatlong definisyon ng Dubai crude oil, yung Brent, yung WTI at MOPS, yung isa po, lumampas na po kagabi ng $80 per barrel, yung dalawa, hindi pa po lumalampas. Ngunit, kung matutupad po ang suspension ng train based on the current provision currently found in the law, ang suspension po na mangyayari ay magkaka-epekto lamang sa Enero ng 2019. In short, with the current wording of the law, any suspension done based on the current law will only affect the January 2019 and possibly the January 2020 price increase. What we need is a safeguard, Mr. President, which is responsive to the surges in prices and the needs of our countrymen. In the Senate, in our Senate version, we actually passed a safeguard to suspend excise tax on fuel based on inflation. Ito po yung provision na pinagbutuhan po nating lahat. However, this provision was removed during Plains bicameral conference. In short, Mr. President, yung lumabas po sa Senado na version ng train, kasama po ang inflation rate bilang isa sa mga batayan kung bakit po dapat isuspindi ang excise taxes na napapasaloob po sa train do. Unfortunately, nawala po ito pagkatapos ng bicameral conference at natira na lang po yung provision na tumutukoy sa Dubai crude oil price. Our office filed SBN 7998 to bring back the safeguard mechanism based on the inflation target range so we can roll back Plains excise tax on fuel. Under this bill, when inflation exceeds the target range for 3 consecutive months, the excise tax on fuel will be rolled back. For example, kung titingnan po natin yung taon ngayon, the BSP set the target inflation range 2-4%. In December, the month that we passed the train law, inflation was at 2.9%. In January, after the train law was implemented, inflation shot up to 3.4%. On February, 3.8%. Kasama pa rin po yan sa target range ng Banko Sentral ng Pilipinas. In March, we breached the 4% range. It grew to 4.3%. In April, naging 4.5%. Pangalawang buwan na po ito kung saan lumampas sa inflation target range ang inflation ng ating bansa. Pagkatapos po nangyari ito, yung BSP nag-recompute at nagsabi na yung bagong forecast po nila para sa taong 2018 ay 4.6%. At alam naman po natin na ang inflation ay ang tumutukoy po sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa ating bansa. Dahil napagbutuhan na po natin ang isang provision kung saan ginagamit ang inflation rate range bilang isang safeguard mechanism dito po sa pagpataw ng excise taxes sa ating bansa, umaasa po ako na mabilis po natin itong mapapasa sa ating kamara. This is a very reasonable amendment that can help alleviate the burden of high prices on our fellow countrymen. Mr. President, mayroon po mga nagsasabi na kapag suspindihin po itong excise taxes, wala na daw pong pera para sa build. Wala na daw pong pera para sa libre tuition sa ating mga SUCs. Wala na daw pong pera para sa mga programa ng gobyerno. Sa totoo lang po, hindi ito totoo. Dahil kung tutusin po, ang target collection ng excise tax on fuel base po sa train ay 70 billion pesos lang po.
Malayo naman po ito sa kabuuan ng ating budget for 2019. At sigurado po ako na meron po tayong mahahanap na 70 billion pesos upang para pagtakpan kung meron po mga pag-rollback na gagawin sa excise tax on fuel. Unang-una, meron pa rin pong underspending ang gobyerno mula sa 2017 na 390 billion pesos. Pangalawa, kailangan lang pong mas maging efficient ang collections ng BIR at BOC at kakayanin po natin yan. At pangatlo, I'm certain that under the leadership of Senator Legarda in the Committee of Finance, and of course with the help of the sharpest eyes in the Senate, Senator Ping Lacson, kapag panahon po ng budget, lagi pong may nahahanap na pera pong masisave at pera pong magagamit sa ibang mga bagay, I'm sure may mahahanap po tayong 70 billion pesos mula sa iba't ibang departamento at iba't ibang ahensya na pwede pong makalap upang pagtakpan po kung meron mang mawawalang koleksyon kung isuspindi po natin ang excise tax on fuel. Huwag na huwag po natin kakalimutan kung sino po ang ating ipinaglalaban dito po sa Senado. Ang pamilyang Pilipino na ngayon po nahihirapan dahil po sa patuloy na pagtaas po ng presyo. Kailangan po natin umaksyon, di lang po magdebate. Number one, siguraduhin po natin na ang tulong pinansyal sa ating mga mahihirap na mga kababayan na nakasaad na po sa current train law ay mapatupad na. Kailangan po lahat ng 10 million families na dapat mabigyan ng tulong sa madali ang panahon. Hindi po katanggap-tanggap na sa September pa po sila mabibigyan ng tulong o di kaya po next year pa. Pangalawa, suportahan po natin ang mga gawain ng Committee on Agriculture pagdating po sa reforma sa NFA at sa reforma po patungkol sa ating bigas kung paano po ito mapapababa. Sana po maging priority measure po natin ito dito sa ating Kamara. Pangatlo, suportahan po sana natin itong naiyain po naming SPN 7098. Again, a very reasonable mechanism which we can use to roll back the price of excise tax on fuel only when the inflation target range is breached. Isa po itong provision na sinangayunan na po ng Kamara nung naipasa po sa third reading ang train dito po sa Senado. Sinisikap lang po namin ibalik ang safeguard na ito at gawing ganap po sa ating bansa. This is a reasonable mechanism that can alleviate the burden of our countrymen which can be responsive to the rise in prices. Protektahan po natin ang pamilyang Pilipino mula po sa pagtaas ng presyo. Dahil sabi nga po, grabe na ang hirap at gutom dati, mas grabe pa ngayon. Sabi nga po, matindi ang pangamba ng pamilyang Pilipino. Sabi nga po, ang ating mga kababayan, ang ilan po sa kanila, hindi na po nakakain ng 3 beses sa isang araw. At sabi nga po, hirap na po ang taong bayan at tungkulin po natin mapagaan ang kanilang buhay. Maraming salamat po and we hope we can all come together to support SBN 7098 very soon. Maraming salamat, Mr. President.